halos lahat ng tao ay gustong may buhay at may pamumuhay. When life faces another life, whose life? O Diyos, this morning, let your life be our shining light. Let your life overshadow and controls our human life. You are the light of our faith. You are the light of our love for you. You are the light of our service. You are our eternal life. We live by, we live for, in your glory, for your glory, from everlasting to everlasting. In Jesus' name, amen. When life faces another life, whose life? Kung ang buhay aharap sa ibang buhay, kaninong buhay? Sa ating bansa, sa Cagayan de Oro City ay maraming namamatay. Sa Compostela, maraming namamatay. Bawat kalamidad sa Pilipinas, lalo kung ito ay grabe, maraming namamatay. Ngunit, may buhay pa rin. Ano ibig sabihin? Control ng Diyos ang kamatayan, control rin ng Diyos ang buhay. Pag gustuhin niyang mabuhay ka. Pag gustuhin niyang mamatay ka, kahit ayaw niyang mamatay, mamamatay ka rin. Sa PGH, maraming seryoso at deadly na mga sakit, may mga sakit, ngunit buhay pa sila ngayon. Ngunit, ang hindi natin matakpan ng katotohanan ay, we have life, we have also death. The moment you were born, that's the beginning of your death. The existence of life is the existence of death. Without life, there is no death. Only God has eternal life, and His death is God. He never dies. But as human beings, we have life, we also die at any time, anywhere, or any circumstances. But today, we are still alive because God is our life. Sa Job 14:14 at sa Titus 1:2, sabi nito, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Yes, sir. Mabubuhay pa. Lahat ng araw ng ating pagkikibaka ay maghintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Pagtanungin ka ng isang tao, hindi ka ba mamatay? Anong sagot mo? Ay, hindi pa, patak ako eh. Edad ko, 12 years old ako, 21, paano mo mamatay dyan? Tagal pa mamatay ko eh. Pero kung pupunta ka sa libingan, mayroon namatay ng 1 year old, 2 months, 1 month. Ngayon, kung mayaman ka naman, tatanungin ka, na, kailan ka mamatay? Ah, matagal pa, dami ang pera eh. Doktor ko, mayroon pamilya doktor, may hospital doktor, lahat ng doktor, masaya akin na eh. Pero, puntahan mo ang libingan, maraming bukaniyaman na mamatay na. Ano? Diba? Hindi mo matanggihan ang buhay, hindi mo rin matanggihan ang Mr. Mrs. Kamatayan. Guwapo ka, artista ka, Elvis Presley ka, Michael Jackson ka, sino pa? John Lennon? Where are you now? Wala na. Now, dito tayo sa Diyos. Sa Diyos. Pabaw sa mga Kristiyano ito ha. We will not discuss unbeliever. We will discuss the life of God in our life. Even when we will die, we have also, we have
still life. Now, ang Biblia nagtanong sa atin, kung isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Kaya ang tanong niya na sa Kristiyano, mabubuhay pa. Bakit? Sapagkat ang ating buhay dito sa lupa, temporary, ngunit ang ating buhay na walang hanggan ay wala ng katapusan. At dito lamang masumpungan, matanggap natin, makikita natin, maranasan natin sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi Nazareno. Si Jesus Christ ay hindi si Nazareno. He's a divine God, the powerful God, the creator of all things, hindi rin santo ninyo. So ito mga kapatid, in hope of eternal life, which God who cannot lie promised before time began. Ano ba yung eternal life? Yung buhay ko lang hanggan. Makamit ba ito ngayon? Ngayon namin siya makamit ba? Oo. Yes. That's the moment you believe Jesus Christ. That's the moment you start to trust Jesus Christ alone. When you receive Jesus Christ as your personal Savior alone. When the Holy Spirit comes into your heart, you have eternal life. Those who believe in Jesus Christ have eternal life. They have always eternal life. When they die, they have eternal life. Therefore, they go to eternity. Without Jesus, you have no eternal life. You have a deadly life. Even you are still alive today. Sa pagsabi ng Bible, kahit buhay pa siya, patay na. Sa mga taong walang Kristo sa buhay. Mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Napapatunay ito mga kapatid, na ikaw na Kristiyanong binata, dalaga, matatanda, may pira, may pinag-aral, walang pinag-aralan, may trabaho, walang trabaho. Kapag ikaw Kristiyano na, mayroon kang eternal life at dapat kang matuwa at pasalamat sa Diyos sapagkat eternal life is a guaranteed life. It's an assurance life. Now when you die, you will go to heaven, the eternal abode of God. God, wherever He is, you are there. We will always be there. So, di na kailangan matatakot na kung may sakit ka. Hindi na kailangan na kung may sakit ka, maninirpis ka, Lord, ano na ito, ano na, matataranda ka na. Ang sakit minsan, binigyan sa atin upang ilaalahan natin siya, we'll just remember him kung ano siya, anong ikaw, upang ang inyong relasyon magkadikit. Kasi ang tao kasi pag malakso, kung ang tao naman ay napakaraming pira, ang tao naman kung napakaraming malaking posisyon, kilala, sigurado makalimutan ng Diyos. Sapagkat ang pira maging Diyos na rin. Ang posisyon mo ay maging Diyos na rin. Ang karangalan ay maging Diyos na rin. Which is a very deadly, dangerous, killer kind of disease sa ating mga tao. Ang Kristiyano ay hindi ganun. The more you are rich, the more you are rich in the sight of God. The more you are wise, intelligent in your service, in your academic record, the more you are intelligent and wise in the sight of God. When you have a high positions, the more you serve, praise the Lord, hallelujah, because God gives us position to glorify Him, to serve Him, to love Him, to comfort Him. Ganon sinabi, kapatid. Si Hope, kilala niyo si Hope? Napakayaman, sinubukan ng Diyos, nawala ang tao, nawala ang mga anak, nawala ang kayamanan, pero ano sabi niya? Pinanganak ako na walang damit at walang kayamanan. Hanggang kamatayan, gagawin ko. Hindi ko talikuran ng Diyos. Eh nakita niyo siya pitbull siya kahit sa kahirapan. Lalong yumaman. Ganun ang mga Kristiyano. The more you have money, the more you serve the Lord. The more you are healthy, you must serve the Lord. The more you enjoy your life, the more you serve the Lord. The more you are still young, you must serve the Lord. This is the kind of service God wants you to be. Matatanda. Hindi na ba mamingkod sa Diyos? Matanda na. Mas lalo ka mamingkod sa Diyos. Sapagkat
Ada po na. Ngayon mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 15-54, sabi ni San Pablo, darating ang mga araw, ang ating katawan ay papalitan. Ito, yung brown race. Kasi brown race na yung Pilipino eh. White race, yellow race, whatever, papalitan natin sa mag-Kristiyano ka. Ang ganda lamang, ang ipapalitan sa atin, hindi damit, hindi sapatos, hindi sinturon, hindi eyeglass, wala naman rilog, hindi. Yung, ang ipalit sa iyo, yung buhay na wala ng kamatayan. Ang ganda, no? Papalitan natin sa buhay na wala ng kamatayan, yung mismo yung pagkatao mo, papalitan natin sa buhay na kamatayan. Darating yan sa tatang panahon. At dapat ka mag-enjoy, dapat ka maging masaya, sapagkat gagawin ng Diyos yan. Ang Diyos hindi sinungaling, gagawin ng Diyos yan. At gagawin niya, sapagkat nanako siya, ang Diyos hindi sinungaling, noon at hanggang ngayon. At darating kayo dyan. Time will be, of us will be raptured. Before we will be raptured, God will change our death, our mortal body into immortality. God will change our sorrows into happiness. God will change our bodies, which is very weak, into becoming strong and strong. Sa lupa, walang kapayapaan. Sa langit, may kapayapaan. Sa lupa, minsan walang pira. Sa langit, maraming pira na mga langit. Hindi piso. Pirang patuyo. Heavenly treasure. Yan ang kailangan natin. Sa ating buhay tayo, mga kapatid, ang ating mga mukha, iba-iba. May matangos yung ilong. Mayroon hindi. May high at may exit. Pare sa akin, hindi naman ito ang matangkat. Mayroon matangkat. Mayroon mga taong napakatalino. Sobrang talino. Hindi lang matalino. Supra pa. May mga taong hindi naman tatalino. Iba-ibang ating kalagayan sa ating buhay. Physical, economic, intellectual, psychological, positional, experiential. Iba-iba eh. Pero lahat na ito ay pagpunta sa dugtungan niyo. Gibingan. Lahat. Ilang presidente patay na? Marami na. Ilang mga artista patay na? Marami rin. Ilang mayayaman na patay na? Marami rin. Ilang mga walang pinatara na? Marami. So, punta ng gibingan. Ngunit, ang Kristiyano, iba ang kanyang status, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang perception, ang ating perception at pananaw at direction sa buhay, hindi lamang sa dagit. We will never stay 100 years to 100 years sa dagit. No, kahit dito sa atin, kahit ako, I will not to 100 years, 100 years, hindi. Iba na ang lahi dito, kapatid sa 100 years, iba na ang magsamba dito. We will pass away. But, ang ating, ang managas sa ating mga kapatid, na we have the spirit, we have the essence, we have the flavor, we have the sweetness, we have the power, we have the reality of eternity. Bakit dito tayo ngayon, Sampa? Bakit tayo dito na Forest Panginoon? Bakit tayo ay we use our time for the glory of God. We sing songs, we listen the word of God, we enjoy playing instrument, we give to the Lord because we love eternity. Not really Taguig City. You love Taguig City, Taguig City will not love you anymore. You love your mirror, God mirror, but our mirror doesn't love us. This is a concern. But here's for us, God saves us, God brings us into eternity. This is the life we have now, eternal life. Mga kapatid, nang tumawag si Pastor sa atin kahapon, Pastor, pwede bang ikaw na mag-preach? Bakit? Namatay mo na ako, gulat ako. Ano? Kasi yung last chapter, sabi siya na ako, okay na, nanay ko. Tapos, bigla tumawag. Eh, may tumawag sa akin, nagtitik sa akin sa iba-ibang mga namang parisyon, yung pagkawal mga thesis, mga ano-ano ba. Ano mo kain dito? Wala ko, Panginoon na lang. Panginoon mo na akin. Nahin ko, kasi para sa Diyos eh. Because I love God, I love eternity, I love eternal life, I love the UCCP, I love the congregation. Therefore, unahin ko ito. So, inunan ko nga, hindi ko sa inyo at pa. Mga kapatid, sa totoo lamang, wala namang tao gusto na kamatayan talaga. Wala namang tao gusto na mamatay kasi
Ayun, nanay ni Pastor, sa hospital na, sa hospital, katapos doon na namatay. Ipahim na, di ba, magtama ka ko. Lahat, haayos na, kahit wala kang pira, makaarap ka na sa hospital eh. Sabagat, takot tayo ng sa kamatayan. Takot tayo eh. Takot. Ah, that's human instinct. Natural yan, hindi kasalanan yun. Pag takot ka, sumitay mo ka, huwag ka mag-isip na guilty kahit eh. Natural yan, that's a human instinct. But, dapat ang inyong pag-isip goes beyond that. You see, babe, when you think, when you feel, when you experience the fear of death, it goes beyond that. Ay, hindi ka, pala akong magtakot. Mayroon pala akong eternal life. Ako pala ay Kristiyano. Ako ay may anak ng Diyos. Eh, bakit ako magtakot? Sabi ni San Pablo, for to me, to live is Christ, to die is gain. Kasi kung sino siya, matakot sa kamatayan, hindi siya matakot. Nang binaril siya sa kumbayan, pinatalikod, hindi, umiikot siya. Hinarap niya yung mga sundalo. Sininoyak yun, matakot sa kamatayan. Sabi ni Emil de Marcos, Ninoy, don't come back to this our country. Someone is waiting for you to kill you. May katala sa Ninoy sa pira dyan, sa pira na may kapatyata. The Filipino is worth dying for. The Christian people is worth dying for. Because we have eternal life. Ngayon, mayroon tayong eternal life. At dapat dahil mayroon tayong eternal life, paglingkuran natin ng Diyos. Pag wala kang ginawa sa bahay, kung wala kang lakad ng alaga, dito ka sa simbahan. Kung wala kang assignment o sa kapanlinapan, dito ka sa simbahan. Lahat ng mga schedule natin dito sa simbahan. Sapagkat kung wala kang mga importante lakad o trabaho naman ang mga bisita mo sa bahay, dito ka sa simbahan. Sapagkat the moment you enter the sanctuary, you experience the sweetness of eternal life. You experience the eternal life with joy, peace, and strength from God. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na as we have eternal life, we must always be with God, for God. Taposin ito sa isang pinto. Ang Diyos nagpadala ng dalawang salamin. Tayo rin sa salamin. Bago ka pumasok sa bahay, pagkala ng salamin muna. Kasi mahirap yan. Kung walang diwala mo na ang itsura mo. Nagpadala ng ang Diyos ng dalawang salamin. Katapos, sabi ng Diyos, kayo mga tao, piliin ninyo ang isa salamin sa salamin ng kamatayan. Ang pangalawa ay salamin ng buhay. Pila kayo ha? Pila! Pila kayo. Kayo ang mamili kung sino ang anong salamin ang pipiliin nyo. Salamin sa eternal life o salamin ng kamatayan. Nagulat ang Diyos eh. Gulat na gulat. Walang pumila sa salamin ng kamatayan. Walang pumila. Ha? Ang mga tao, kahit masama, kahit anong sama, mabait, ano, dito pumila sa salamin ng eternal life. Ay ganun pala. Ang tao ay gusto niya palagi nasa kanyang damdamin ng puso at diwa ang buhay. At alam niyo mga kapatid, ang ating buhay bilang tao, human life, pansamantala lamang ito. Pansamantala. You stay 1 year, 2 years, 25 years ako, 56 na edad ngayon, at hindi ko lang monitoring alam kung ilang taon ba ako sa lupa, dito sa tagig. Hindi ko alam. Ang alam ko, may kamatayan ako eh. Yun ang alam ko. Pero hindi ko alam kung ilang taon ba ang madalagat sa Diyos. Ngunit, ang malalaman kapatid sa atin na mayroon tayong tinatawag natin na pananampalataya at lakas na harapin ang buhay sa ating buhay na ibang buhay.
Sabi dito sa pamagat, when life faces another life, whose life? Kita yun. Kita. So this human life will face an eternal life, a life in heaven, a life offered by God Himself, a life for you and me. And ito ang ating naabutin at abo na, at ito ang ating hawakan palagi, sapagkat the more the time you serve the Lord, every moment you serve the Lord, you have eternal life. And let's make it so. Be happy, let us be happy and enjoy our life because we have eternal life. And this is the life of God. I repeat, eternal life is the life of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.